Hi guys, my name is Randy and I'm with my brother Ken. Hello. Well, dalawa lang kami ngayon. Medyo busy. Diba, no? 4 PM kasi ngayon, medyo busy sa baba. So maglit lang talaga kami ni Ken to talk about this build. Yes. Actually, triplet build ito eh. Pare-parehas silang kakamuka. Yung isa is owned by us. That's Project Phoenix. And then yung dalawa is owned by our clients na turn good friends. Tropa na, part na ng Autoboys. Lahat sila may build na, dati. May iba-iba ng itsura, pero nagkasundo lang. Natripan lang na, tara, gawin natin, triplets tayo. Since these are all red Raptors, and then came to this look. Ito na, let's start with the build. Ano-ano ba yung kinabit natin dito, Ken? Nag-stand out sila, tapos yung ginamit natin product, hindi pa siya kalat. Ito yung yung bumper na kinabit natin. It's a triple loop. Actually, ito lang ata yung bumper na triple loop for the Raptor. It's a Piak Offroad. Piak Offroad is from Thailand. Yes, from Thailand. Thailand. Actually, parang yung beginning nito, parang Autobot siya eh. Nagsimula siya, hindi pang negosyo talaga, pang personal use, pero nagustuhan siya ng mga off-roaders. Yes. Until back in 81 ata o 84 yun. Until after 10 years, they opened the market sa kakapilit ng mga clients na please make one for my rig, ganito, ganun. They opened the business in early 1990s, 91 din siguro, or 1989. So, yun. Nag-export sila all over the world. Oo. Ngayon, ilang bansa na yung hawak nila. Kenya, ganito, blah, blah, blah. Marami. Then in 1992, inadapt na ng Australia yung Piak Offroad. So talagang mas naging may tinatawag silang procedure na talagang yung siyempre pag Australia, hindi basta-basta ina-allowed yung bumpers. Yes. Like the bumpers na hawak natin, like the Hummer, like the Option, nag-start yan sa Thailand eh. Pero nagsimula sila aesthetics lang, itsura lang. Yes. Pero since pumasok na sa Australia, dito na mas gumanda yung standard. Kasi papasok ka sa standard ng Australia, yung mga safety features niya, hindi siya dapat maganda lang. Dapat yung wind drag, yung airbag, quality ng steel, yung kapal ng steel. Assured naman dito sa Autobot, all the bumpers that we carry is pumasa sa ganitong standard. Actually, old look na to eh. Namiss ko lang yung triple look tapos nagkaroon siya ng side rail. Sobrang gustong-gusto ko yung itsura ngayon ni Phoenix because of the Piak bumpers. Ang likod, malinis din. Pero kung if I am to give a comment, nabitin lang ako kasi walang ilaw yung likod. Walang ilaw. So, ibig sabihin yan, kailan tayo na yung magdadagdag. Tayo na. Kaya naglagay tayo ng mga rigid. Yes. And the good thing with this Piak Offroad for the Ranger Raptor, yung triple loop na pwede mo siyang lagyan ng side rail the way connected to the stepping board. Tsaka yung finish niya, ang ganda. Kahit yung tupi ng mga side rail niya, ang ganda. Kasi yung iba doon, baka putol na, tapos winner-tulit. Yun. Ang ganda ang linis. Even yung fittings niya, maayos din. Yung tatlo na to, si Project Rampage, si Project Flame, and Project Phoenix, when you look at them, triplet sila. Pero when you check thoroughly, may mga differences pa rin sila. So, comment down below. Kung tingin nyo, personal opinion nyo, sino mas maganda. Ang ganda ba si ganito? So, second ni ganito? Pangatlo si ganito. Para magkaroon lang tayo ng interaction para mas masaya lang din. Yes, actually tayo rin nagkakamali na eh. Masyado silang maraming similarity pero marami rin silang pagkakaiba. Yes. Lalo na yung mga wheels. Yes. Iba-iba yung wheels nila. Mm-hmm. Pero dun sa team ng setup, same na same. Kasi overlanding rig. Overlanding na rig. Kasi dati pang off-road lang eh. Yes. Off-road lang. Medyo naiwan yung isa eh. Alam ko susunod yung isa eh. Si Project Flame, alam ko mag-smart. Medyo kulang pa sa kulang pa sa pilit at saka kulang pa sa trail. Siguro pagka napadalas, I'm sure next trail. Yes. Next smart canopy na yung dalawa. Si Project Rampage and Phoenix. Yes. Ano ba si smart canopy siya? Ito yung aluminum canopy. Before kasi yung mga canopy natin is mga plastic. Plastic fiber? Yes, fiber. Ngayon, ginawa na siyang aluminum with the option of aluminum yung side or yung glass yung gilid. So, ang kagandahan with this kind of canopy, ang ganda siya tingnan. Malinis. Before kasi medyo hesitated tayo mag-upgrade ng canopy eh. Parang nagiging Ataw daw. So, and then the good thing, it's aluminum. Ang dami mong pwedeng ikabit. Pwede mong lagyan ng rack, pwede mong lagyan ng kitchen, mga box. And then yung capacity ng bed mo,
malaki pa rin. The smart cap is came from South Africa. South Africa yan. Kasama, alam ko, parang sister company naman sila. In the front runner. Ako, before, very close yung utak ko sa canopy. Pero nung nag-overland na tayo, hindi ko na ma-maximize yung bed. Ngayon, naka-bridge na tayo, may slider. Tapos na-maximize ko talaga yung canopy kasi kahit umulan dyan, tapos tapon lang ako ng tapon sa likod, yung storage ko, wala akong problema. Wala akong ka-problema. Ngayon kasi parang medyo, parang, hindi naman ako, ganun, hindi naman ako. Pero once na-try nyo na mag-overlanding, and then nag-2 days na kayo, nag-overnight na kayo, alam niyo yung thinking na gusto ko dalhin lahat, pero ang hirap. Every time may trail ka, kailangan mo mag-impake, kailangan mo mag-ayos. Pero with this smart canopy cup, pwede mo na ilagay lahat ng gamit mo eh. Kumbaga ilalagay mo na lang dyan yung mga goods mo. And pwede na umalis agad. Ito pa kaya, di ba usually pumunta naman tayo sa SEMA? Yes. Actually, pag natuloy tayo, meron tayong invitation na ngayon. Moab camping, 5 days and 4 nights. So, wow. Pinakamasaya to. Pero sana matuloy tayo kasi sana. Now we are still balancing our schedule kasi very crucial din yung very preparation. Crucial, so, yes. Manila o to sa Len. But I hope, I would really love to do a camping kasama sila Jason Ross sa America. Mga campers din doon. Binigyan lang tayo ng invitation. Alam ko si Smart Cup, meron siyang bago kayo. Yung roof rack niya na nahihila mo na pa side. Hindi pa natin nagagawa yun. Yun ang pwede natin ilagay sa mga canopy. Yes, kasi yes. Since sobrang taas na, like yung Raptor naka 4 inches na, pwede mo na siyang i-slide lang para mas madaling i-reach yung mga, like yung tour boxes mo, yung mga Wolfpack Pro mo. Kung ano yan, speaking of that, Ken, ano may mga differences ng tour and front runner mga Wolfpack? Kung gusto mo lang naman mga entry level pero aesthetic-wise maganda, yung tour pasok na pasok yan. Ang daming color na pagpipilian, ang daming sizes na pagpipilian. Actually, tayo, it's a mix eh. Well, most of our rigs, since naka-front runner, Wolfpack tayo, pero yung mga ibang units natin, yung mga ibang ranger natin, naka-tour naman. But these boxes are all available dito sa HQ. Actually, lahat naman ng mga products pinag-uusapan natin. And, yun lang, it will really vary. Check nyo yung quality. Approve naman yan ng Autobot. Magaganda, pero kung mas matelan kayo sa brands, ganito, ganun. Maganda lang lang kay Wolfpack, may mga brackets. Yeah, and then the Wolfpack Pro, yun nga, yung brackets nga, bolt-on yung brackets na lalo sa front runner. And then, mas heavy duty siya, lalo-lalo ng mga storage mo yun, like yung cameras. Yes, yes. Kasi may mga pwede kang bilhin ng mga divider para malagay mo talaga siya ng maayos. Yes, and yes. Mas waterproof yung Wolfpack Pro. Yes. So, kayo na lang, kung saan nyo ba talaga gamitin yung mga utility box nyo, marami naman tayong choices. May mga cooler din tayo. Kung kasi yung difference na naman ng Thor and Wolfpack ni Frontrunner is, siyempre the price, and may difference talaga sa quality and sizes. Pero it depends on our clients. Kung gusto mo mag-offroading talaga, mag-overlanding talaga, go with mas pang long term. Kung gusto mo yung parang hindi naman, minsan tatry mo lang muna, I think you don't have to spend too much of that. Then we go with tall boxes. Anyway guys, please check the videos and I hope you enjoy this one.
our triplet project Phoenix, Flame, and Rampage. So comment nyo na rin kung sino yung mas trip nyo dyan at sino yung mas the best for you. And please don't forget to like, share, and subscribe para mas updated kayo lagi sa mga videos namin. Thank you!